sa mga pagpalang umaga po, mga kapamilya, kapuso, at pananampalataya sa Panginoong Jesus. At ating pong isi-share sa umagang ito ay ang aking devotion patungkol po sa kung saan po nagmumula ang ating karunungan at kalakasan. Amen. Panahon po ng pandemic na ating naranasan ay nagdudulot ng mga kalungkutan sa karamihan po sa ating mga kababayan. Marami po ang pinanghinaan ng loob o disappointed dahil sa kawalan ng mga resources, trabaho, kakainin, at mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Kaya po, ang buhay po ng bawat isa sa atin ay punong-puno ng mga hamon kung papaano tayo makaraos ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Hallelujah! The fear factor of most people is about where do we get our resources for everyday living. Sa araw pong ito, ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay aking devotion patungkol sa tunay na pinanggagalingan ng karunungan at ng ating lakas. Kung tayo po ay handa ng makinig, samahan niyo po ang inyong lingkod sa pinumula ng pananalangin ng paghingi ng paggabay ng ating Panginoon at pagkipisa ng banal na Espiritu Santo. Ama naming Diyos, sumasalangit na may gawa ng langit at lupa. Salamat po, Panginoon, sa magandang panahon, sa magandang oras, Panginoon, na aming pong nais maalaman, O Diyos, na kung saan, Panginoon, ang buhay ay tunay sa iyo nagmumula, kalakasan ay sa iyo nagmumula at karunungan. Sa mga oras pong ito, aking pong dalangin, O Diyos, ang makikinig ng inyong salita. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan na kung saan, Panginoon, ay maunawaan namin kung ano ang nais mong mangyari sa panahon na kung saan po kami ay dumaranas ng mga kalungkutan at mga kapighatian. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Who is the source of our strength? Ano po ba talaga ang pinanggagaling ating lakas? Saan po ba nanggagaling talaga ang ating lakas? Ang ating pong devotion ay nagmumula sa aklat ng Philippians 4:11-13. What are we most afraid of in this life? Why are we afraid of? Ano po yung ating kinakatakot? How do we usually face our challenges and fears? Saan po ba talaga tayo kumukuha ng ating kalakasang loob? So, where do we get our strength? Alam po ba natin na maaari din naman tayong maging kalakasan ng iba sa pamamagitan ng ating mga sariling karanasan? Amen po ba tayo dyan? Tayo po yung umagi dyan. Do we know that we can be a source of our strengths to others as well by our own experiences? Hallelujah. Philippians 4:11-12, ang sabi po rito, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and in every situation, whether you're fed or hungry, whether living in plenty or in want. Yan po yung sabi ni Apostol Pablo. Naranasan niya po ang mawalan, mga kasalatan, kasaganaan, ang magutom at magkaroon ng kabusugan. Hallelujah. Where do we really get our strength? Saan po ba talaga nagmumula o saan po ba tayo humuhugot ng ating kalakasan? Kaya gaya nga po ang sabi ko, marami po ang na-disappoint, marami po ang nalulungkot, dahil lang nga po ay dahil sa kakulangan sa kaalaman. Where do we really get our strength? Ito po ay buong base kung saan kaya po marami sa atin ay nabibigo. Buong base ito kung saan ay saan natin hinuhugot yung ating kalakasan. Amen? Kaya po marami sa atin ay nabibigo at talunan sa hamon ng buhay sa kadahilan ng maling pananaw o pagpapatakbo ng kanilang mga sariling pamumuhay. The secret of a victorious life is sa atin po lang, Panginoon. Amen po ba tayo dyan? The reason why I would like to ask this thing is that in the reality of our life and our failure comes when we do things in a wrong way. Most people around us are defeated and overcome by failures because they rely on their own capabilities
and on strength. No? Sila po ay nananangan lang sa abot ng kanilang makakaya. Nananangan lang sa kanilang sariling lakas. No? Nananangan sa kanilang sariling karunungan. Yun po ang katotohanan. Kaya po, ang nangyari, what happened is, they end up to disappointment. Distress, and most and worst thing is depression. Yung pong depression ay matindi na. Some people commit suicide when they cannot hold it. Marami pong iba ay nagpapakamatay na. Dahil hindi po nakakayanan ng kanilang pag-iisip kung ano po talaga nangyayari sa buhay na ito. Pag wala po talaga ang Panginoong Jesus sa ating buhay, ay kaya po tayong gapiin ang mga suliranin ng buhay. Kaya nga po nangyayari ito dahil sa totoo lang po, hindi po natin kilala kung sino ang Diyos sa ating buhay. Hallelujah. The word of the Lord is full of encouragement and promises. Amen. Kaya po sinabi ng Hosea 4:6, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children." Hallelujah. Po, sabi po ng Panginoon yan. Kaya raw po pala tayo ay napapahamak dahil kakulangan sa pagkaalaman. Sa totohanan po, marami pong hindi nagbabasa ng Biblia. Nagre-rely lang po dun sa mga tagapagsalita, nakikinig, pero hindi po nagbabasa ng Biblia. Pwede po rin po tayong iligaw ng mga katuruan na sinasabing katuruan ng tao. Binigyan din po tayo ng babala ng Panginoon patungkol sa mga katuruan. Ang sabi niya, kaya nga sabi niya sa kanyang salita rin ay huwag tayong maliligaw o ang kanyang salita ay mahaluan ng anumang katuruan ng tao. Hallelujah! Lagi ko pong idinideklara sa aking buhay na magaling ang Diyos. Magaling ang Diyos. He is a great God and a great teacher. Siya po ang dakilang guro. Yan lang po ang tunay na nagbibigay ng karunungan. Ngayon po si Haring Solomon. Wala pong ibang hiniling sa Panginoon kundi ang karunungan. Kaya ganoon na lang po kung paano niya nalulutas ang maraming bagay maging ang mga hari ay kumukonsulta sa kanya. Hallelujah! Kaya po ang karunungan nagmumula sa Diyos, wala po iyang kabiguan. Lagi po tayong victorious kapag ang salita ng Diyos ay ating pinanghawakan. Amen! Hallelujah! My people are destroyed for lack of knowledge because they have rejected knowledge. Amen! Saan po galing kapatid ang tanong ko? Saan galing ang iyong karunungan? Ito pa'y nagmumula sa Diyos? Saan ba talaga nanggagaling ang iyong lakas? Ito ba'y sa sarili mong kakayahan?